Nakakabitin ang first episode ng Startup PH starring Alden Richards and Bea Alonzo. Palaban pala dito ang karakter ni Bea na si Danica na hinamon agad ang kanyang kapatid na si Ina played by Yasmin Curdy kung tatawagin niya pa ba itong ate. Hello guys! Welcome to Anarina TV. Nag-start na kagabi ang Startup PH, September 26, 2022. This is a big project of GMA na unang nag-adapt ng Korean hit series na Startup. Kaya naman todo ang promotion at marketing nila dito at based sa first episode, mukha namang nakamit nila ang goal nila. Actually, lagi ako may duda kapag todo-todo ang promotion at marketing ng isang TV show kasi minsan sa promo video lang maganda pero kapag pinanood mo na yung actual series, hindi naman. But so far, okay ang first episode ng Startup PH. Tama lang ang facing ng storya at maganda ang color grading ng series na to. May kurot agad sa puso ang pagsisimula ng Startup PH. Nakaka-relate yung nangyari kay Bea Alonzo o Danica na nasiraan ng sapatos, lalo na nung nilagyan niya ng glue ang nasira niyang sapatos sa CR. Pero dahil naman bumigay ang kanyang sapatos, nagkakilala sila ni Tristan. Sa flashback ng character ni Alden Richards, ang galing ng pagkakaganap ng character actor na gumanap na tiyahin niya. All out talaga ang pang-aapi niya kay Tristan. Speaking of casting, kapani-paniwalang magkapatid nga dito ang characters nila Bea Alonzo at Yasmin Curdy. Dahil magkahawig nga sila. I remember nung kalilipat lang ni Bea sa GMA 7, natanong si Yasmin kung open siyang makatrabaho si Bea. Ang sabi niya, walang problema sa kanya kung okay lang kay Bea na mag-afternoon prime. Kasi usually, ang mga projects niya ay nasa afternoon prime series, di ba? Kaya natuwa ako nung nakita ko yung series na imbis na pang afternoon prime, pang prime time ang unang project nila Yasmin at ni Bea Alonzo. By the way, hindi ko in-expect na sasagutin ng character ni Bea Alonzo na si Danny na matigas nga nung sinabihan siya ni Tristan na tigilan na ang pag-aayos ng polo ng binata dahil nahihipo na niya ang abs nito. Nice yon, nakakatawa. Hindi ko nga lang alam guys kung ganito rin talaga nakita sa original na Startup kasi hindi ko pa ito napapanood. Kaya baka panoorin ko ang original habang pinapanood ko ang Startup PH. And hopefully madiscuss ko din sa mga upcoming videos kung ano ang kaibahan sa original at sa adaptation ng Startup PH. I-expect na natin na meron talagang pagkakaiba dahil sinabi naman nila na inadapt nila ang storya base sa ating kultura.